Pampamilya Podcast! Premium na! Kagaling kay Lenka. Kaya mo nandito sa Mika to dahil King Shira. Parang mga tanga eh. Pero sasaktan ako para kay Kinoa kasi ikaw yung tao kayo. Meron kang cognitive ability para hindi ka mag-choose ng violence. Nakagat ka na rin naman. So, may dalawa kang choices. Either kunin mo yung aso, talagang ikulong mo, or saktan mo or patayin niya. Boss! Ganda na may angle grinder eh. Yung iba kasi nasadya ilagay yun. Para paalis. Away na, wait lang. Huwag na kaya ito yung cup. Sige. Muna ka po ito. Comedate. Parang ito eh, base off. Parang ito parang meme ano talaga eh, mangyayari. Ito yung group. Okay, okay na ito. Ayan na, okay base off cam. Okay, let's go. Okay. Okay. Ano yung mic niyo? Hindi, naka-auto ba yung mic? Naka-auto ba yung mic? Okay. 1, 2, 3, go. Kamusta sa inyo mga cancer? Ito po pala ang Pampamilya Podcast. Premium na! Premium! Unfiltered! Premium! Wala nga yun. Premium na tayo. Kumbaga, kasama nila kasi sa podcast. So, Pampamilya Premium. Pero ang gagawin naman is podcast. Yun na lang. Sorry. O, nagkamali. Pari na humihingi ng episode natin. Nagtatanong. Diba? Kung paano na mangyayari sa podcast. O, so, ito na nangyayari. Yes, for so, sa mga maantabay at saka nag-aabang ng episode ng podcast, ito na ang ating podcast episode for this month of March. Yeah. So, bago mag-Holy Week. Connectayin mo na lahat ng mga issue, no? Usapan na. Eh, siyempre, kailangan, ipunin yan. Hindi ako pwedeng sa bagsakan yun. Oh, so, may pinaka-recent na nangyari? Ano mo na? Pay respects mo na tayo. Pay respects tayo. Oh, yun, sa ano? Akira. Ano Akira? Ano Akira? Toriyama. So, magkakapag ng itlog, magka-charge, ano pa. Ayan, tama yan. Itutot din yan mamaya. Let's go! Ay, alam nyo na, pag hindi namin ini-edit, para kita nyo mga dadaanan na nun. Para ipipiling nyo kasi, ano to, scripted yung podcast lagi. Hindi, nakikita nyo naman, di ba? Pero kahit naman dati, hindi naman scripted. Hindi, siya, may mga sinasabi na baka scripted lang. Daw. Ngayon talagang, medyo lang. Wala na. Ito talaga, ayun. Talagang usapan talaga. So, pwede usapan lang si Akira Kilua, di ba? Respect kay Toriyama. Ang gulo ka. Toriyama. Ang gulo. Nalulungkot kay Toriyama. Ilan tayo na ba siya? 68? May sakit ba siya? Hindi. Base daw sa nakita ko lang ng mga polls, kasi syempre di naman forum lang naman yun. So, iba rin naman yung sinabi ng balita. Sa forum, so is na-accidente daw? Oo. Accidente daw siya. Blood clot. Mm-hmm. Tapos, accident, hindi siya old age. Hindi old age. Oh. Pero yun yung sinasabi sa forum. Pero syempre parang binalita na lang ata na talaga. Parang old age or... Parang factor na lang yung old age. Pero syempre, hindi naman natin sure kung hindi papaniwalaan natin. So, sabihin na natin, quote and quote, old age. Oh, old age siya naman. 68? Mga 68, 69, mga ganun. Sipin mo, no? At that age, tatrabaho ka pa rin. Consultant pa siya sa ibang mga ano. Kahit sa Dragon Quest. Hindi ba laro yun? Dragon Quest, laro yun eh. Oo, kasi nakita mo ba yung animation ng Dragon Quest? Parang Dragon Ball eh. No, parang Dragon Ball. Di ba kita mo yung hairstyle, di ba? Mga hairstyle ng Avenger Quest. Oo, ba yun? Pero yun, hindi mo akalain na 90s
is already the 80s of today, no? So, natatawa ako. So, may angle grinder na to. Parang nakapunod ko lang ng meme na nilagyan nila ng sound effect na angle grinder. Tapos tayo meron tayong legit, oh, oh, legit na nag-angle grinder. Legit yun, kaya di namin yun. Di yung para. Di namin yung kontrolado. Oo, narinig yan namin, no? O narinig yun. Maganda yan. Di namin kontrolado. Para ipagkamatay ng Akira Toriyama and ni Justice for Killua. Yeah, yeah, doon tayo kay Killua. Oh. Kasi hindi ka matawa. Ito ka ngiti. Ito ba yan? Eh kasi, di pa rin ako makikita ko pa siya nila. Ako rin kasi nagsasabihin. Akira, sa pinipinipan mo niya si Killua? Nakalimutan ba niya yung pangalan ni Killua? Kaya Akira. Ano ba to? Like, para na maiba yung topic pa siya. Happy, happy na pero, malalukot din ako kay Akira Toriyama kasi. Ayun, so, ayan, dadako tayo sa recent na balita na pagkamatay ng isang beloved na aso. Pagpatay nga doon. Pagpatay. 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 Alleged pa rin ba yun? Quote and quote kasi pagpatay kasi... Inamin din. Ah, well, inamin niya. Pero, niya. Pero wala, hindi pa rin naman final yung investigation. So, oo. Pero pag gano'n, di ba in-incriminate mga sarili mo? Ang hirap ko yung lawyer ka. Parang patokot yung sasayin. Hindi. Sa mga gano'n kasi pag in-incriminate mo yung sarili mo, pwede na sabihin na kabado ka lang. Kabado ka lang o parang pinipilit ka lang. So parang hindi pwede i-judge ng hurado yan na parang, ay hindi, baka napilitan lang itong tao to. Baka may parang na-pressure lang siya. So hindi pa natin sure kung talagang yun talaga yung nangyari. Kailangan talaga i-cope ng mga investigation. Hindi ko kaya makita. Pero yun nga, so ongoing pa rin investigation na lang. Pero isipin lang natin na, yun nga, pinatay nga siya ng nung lalaki sa video. O yun na lang muna. In that Bicol, case ano, Bicol, na lang. Bicol. Bicol Ranger. Hmm. Alam mo ba yung Bicol? Sa Visayas. Ano mo? Alam ko yung turn to. Isang mo ba? Cancel! Dahil nang mali, alam mo. Bicol ano? Bicol ano ka? Hindi. Yung mga... Ay, di ka. Kung lugon yata yung Bicol. Malapit sa Albay. Picolano. Ano? Chicken, ay hindi, Bacolod pala sa isip ko. So yung ano dati, Bago, Luzon nga yung Bicol. Tapos yung hega si teacher mo na pinapanood ito lang. Ngayon, ito may tinuro ko sa estudyante ko. Ano, Bicol is Luzon. Wait lang. What? Oh, Luzon. Yan. Ano, kinorek ko sarili ko. Ayan kami ng mga magkakansel sa'yo. Hindi makansel, magkakomment sa'yo. Alam, sa anime, may kuryente, may nakalala. Ay, tama eh. Oh yeah, sa Luzon area ang Bicol. Hindi mo ako yun na rin. Hindi mo rin alam. Hindi, tinatanong nga kita. Kino-confirm ko na sa'yo. Gusto kong malayan. Kaya hindi niya alam ka dito kung sino na una sa inyo nag-intro. So yun ang tayo kanan natin. Hindi. Sa akin, alam ko ito na ba? Hindi, yung sa intro rin kanina, alam ko. Alam ko rin. Lahat ng tanong niya sa'yo, expect mo alam na niya. Oo, alam ko talaga yung sa'yo. Gusto ko malaman mo in person, syempre, ma-realize. So anong masasabi niyo? Syempre, anong masasabi doon kay doon sa Justice for Killua? Ano initial yung feeling? Kasi ako nagawa ako ng video so gusto ko marinig yung opinion na. Oh, di sige, ikaw muna dyan. Bilang it, pwede ba natin sabi? Na ano? Katapin sila. Pwede make muna. Hindi, kasama yan. Let's go. O di ko yung pag-anood ng podcast ato. Ano kaya na may kidnapper na dyan, nakatutok sa'yo. Magsalita ka dyan at may nag-angle grinder sa labas. Meron nga dito, talag bintana. Oo. Hindi, bakit yung mga nakikipag-usap ng mga sakanto, meron naman nagsisigawan sa mga paligid. O kaya naman sa kanila. Sige, para, isipin nyo na lang guys, kayong viewers, parang dito rin kayo, tropang kwentuhan pala. Kung ano yung marinig nyo, kung may batang humiyak, o di go. May bata pang iiyak. Unfiltered nga, si Pablo Gets, hindi sabi na unfiltered. Hindi po pala. Yung utot kanya, di matatanggal. Shit. Yung utot mo kasi filtered yun. So, filtered ng butt cheeks mo yun. Napifilter ng butt cheeks eh. Kumbaga utot. May mers code. Kumbaga yung utot lang ilalabas, pero hindi muna yung tae. Pag unfiltered, tae na ilalabas. So, makikita kasi ako na chili garlic, kaya puro utot ako. So, masito ka na magpaliwanag. Sige na. Sige, kunin ko yung chili garlic. Okay, yun na. So, ikaw tayo. Hindi, ikaw na muna bilang animal lover ka, di ba? Ako kasi talaga, pinilit siya talaga pick. Sige, bato. Pick nga lang eh. Isang bagsak. Isang bagsak lang. Pagkasabi, pick. Ganun lang. Okay. 1, 2, 3, go. Sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
So, ikaw na una. Ako una. Hindi, ikaw, ikaw, pipisi mo. Huli, ikaw na naalala. Paano kayo siya? Huli, Dags Valley na kayo Dumpy Duck. Huli, si Dumpy Duck. Huli, si Dags Valley. Rabbit season. Season. Parang, yes, no, yes, no, yes, yes, yes. So, ganun ba yung ganun? Ikaw na pinanalo, pero ano ba gagawin Ikaw na nalo, sabi ko pupili. Ako yung arbiter eh. Bayan, bilangan ako na. Kung wala pa lang ako ay hindi. Kaya ako eh. Wala, nabayas ko na ako nakatauto eh. So, bilang ako kasi, ano ko? Animal hater? Animal hater talaga. Animal caregiver? Wala, siya mo na. Oh, yun. So, animal lover? So, bilang ano naman ako, nag-aalaga ako ng mga hayop at saka carer. Ah, sanay naman ako sa mga ganyan parang mga namamatay na mga alaga, mm. namamatay na mga yun nga, yung mga parang inaruga mo mga hayop. Mm. Pero syempre ano rin naman ako parang ano man, impartial or partial? Impartial. Impartial person. Mm. So saan ka impartial? Saan? Ay, impartial extent? Ba parang neutral? Neutral. Oh, neutral. Parang bilang neutral rin naman ako diyan. Siyempre, hindi ako ano, hindi ako papalig doon sa ano, pumataya. Pero kailangan ko tignan yung both sides. Bilang ito sa probinsya siya, so iniisip ko naman kasi, explanation nung pumatay nung aso is dahil nga nakagat siya, nakagat yung isang bystander daw. Mm-hmm. Tapos, base sa kwento niya na hindi pa naman confirm, base ito sa ano, ha, current events ha, na hindi pa naman daw confirm, aatakihin daw yung asawa niya. So parang initial na reaction daw asawa sa niya. Niya. Asawa niya yung dumadaan. Hindi, may nakatanda daw. May nakatanda daw sa CCTV, parang kapapain, nakaputi. Pero yung nakagat daw talaga, isang bystander at saka siya. Tapos aatakihin na daw dapat yung asawa niya. Yun daw yung kwento niya. So, pero syempre, hindi naman natin confirm kung totoo. So, speculation. Speculation lang yun. So initial na reaction ng isang tao, lalo na pag gaganon, is nakagat ka na rin naman. So, hahabuli mo yung aso at yun nga, may dalawa kang choices. Either, kunin mo yung aso, talagang ikulong mo, or saktan mo or patayin niya. Which is yun yung lagi tinuturo sa mga probinsya dati. Kasi yun yung turo lang sa mga... Pili ko may nangikinig yung pause sa'yo. Okay. May nangikinig din sa sinabi mo na, ba't kailangan mo patayin? Hindi patayin pala. Yung word, parang yung saktan mo, para lang ano, isolate. Isolate yun. Kasi, ano kay, literal na parang... Self-defense. Tsaka, meron ka bang, kunyari, nangyari sa'yo yung on the spot yun. Wala ka namang pang... Wala ka naman kubot, wala ka naman pang net na panghuli sa aso, wala ka naman tali na yung pinupulogod mara pa sway stick. Wala ka naman ready. Hindi ka ready. So parang initial reaction, ano magagawin mo? So kukulong mo or sasaktan mo lang ng onte dapat. Sasaktan mo lang ng onte para lang lumayo. Pero base doon sa nakita nga nating video, inataata dapat na sinaktan lang niya ng onte para lumayo, pero ginawa niya ata talaga. Hinabol. Literal na pinatay niya. Talagang he was out to take the dog out. Talagang hunter had na talaga yun. So, yun na siguro yung mali niya. Pero at the same time, may mali pa niya, may mali pa siya doon na pinatay na nga niya, pero bakit hindi niya dinala sa... Hindi niya sa hospital, sa barangay, sa may-ari nung aso mismo. Bakit hindi niya dala sa akala ba nahanap pa siya? Kasi isa sa mga turo rin dati sa probinsya, di na updated to, siyempre yung mga early 90s pa to or 2000s, pero mali mo updated na yung turo ngayon sa mga probinsya, na kapag yun niya, nakagat ka ng aso or ng pusa, dadalhin mo sa mga authority. Which is bakit di nga ginawa ng matandang yun. Like, for example, napatay mo nga, aksidente, parang yun nga, initial reaction mo, jerk reaction mo, napatay mo, kasi nga, nakagat ka, baka magkarabis ka, dapat dinala mo dapat sa hospital or sa vet, or dun nga, at the very least one, sa may-ari, para magkaroon kayo ng usapan, itong aso mong to, nakagat ako, sorry, napatay ko, pero kasi, nakagat rin labi, so, kailangan may anti-rabis, so, kayo mag-ano, mag-usap kung paano mag-gagawin nyo. Titignan the same behavior niya pag naka-isolate. Kasi sa ano, sa studies kasi, ang aso kasi once na nakagat ng tao, meron ng tao? Nakagat ng tao. Meron siyang parang 10 to 15 days na tawag dito, parang titignan mo yung behavior ng aso kung mauulol siya. Kaya nga nauso yung term na asong ulol. Kasi nga, doon mo makikita kung pag nauulol na yung aso, nagbago yung behavior, parang lagi siyang galit. Ibig sabihin nun, nakapag-transfer siya ng rabies doon sa kinagat niyang tao. Parang manaka-awaken eh. Feeling ko dahil na isang context siya na probinsya, mga askal yan, no? Askal. Mostly, no? Askal. Kasi ako pag-reito kay mga dog owners sa talagang as in nasa loob ng bahay. Hindi ko iniisip na walang shot yan eh. Kasi imposible. Imposible. Kasi pero, ano na eh, parang common na kasi common. Siya sa mga
Kahit kung 90s pa, common si Bill. Pero pag example, probinsya nga, baka isip eh, wala lang, di, nakita ko ang gagastos para lang lagyan. At saka, isipin mo naman, sa probinsya yun, tingin mo ba sa mga probinsya, alam nila lahat ng mga lahi na aso? Malay ko ba, ano pa, golden retriever yun? Hindi. Patingin ko lang yan, askan yan na malaki. Kasi, para pag, iba na rin ako. Pag nilagay natin yung sarili natin sa paa ni Kuya, yung at pangalan nung nagpatay? Si Anthony. Anthony. Parang nakakatakot talaga. Di, saka may mga ano na rin, may mga askal na rin na, di ba usually yung askal, yung di ba mabalaribo, yung mic nila yung buhok. May askal na rin naman mabalahibo ngayon. Nabubulol na ako. Pero yun nga, sa gibil niya sa context niya sa probinsya, bali ba nung matanda? Yun nga, hindi ako sumaside ha. Iniisip ko lang doon sa side niya, kung sa perspective niya. Malay ko ba kung askal yan? Nasa labas yan. Eh kung cat dog yan, kung domestic dog yan, dapat nasa loob ng bahay yan. Bakit nasa labas yan? Nasa second floor. Pero kung by that standard na, tawag ito, na self-defense, benefit of the doubt self-defense, enough ba yun para pumatay ka ng aso? Enough ba yun para pumatay ka ng hayop? In any sense. Pero pinalo mo. Enough na ba yun? Pwede ka na umalis? O kailangan talaga you take it upon yourself na gumawa ng hustisya na patayin yung aso? May double tap. No. Depende sa situation. Kasi may mga aso na pagawa sa pinalo mo, mas lalo pa sila na magiging aggressive. May iba naman, pag pinalo mo, iiyak, aalis. Pero siyempre, di mo masabi. Depende sa nature ng aso eh. So, kapag kunyari pinalo mo, tapos umalis, di okay na. Bakit mo parang habulin? Pero kung iso mo parang habulin, umalis na nga, natakot na sa'yo. Ang case mo lang dapat dyan is, kailangan mo pa rin talaga kunin yung aso. Kasi kailangan mo nga ma-confirm kung talagang nagkaroon ka ng rabies. Kasi wala ka rabies. Kaya rin, pinatay mo yung aso, napatay ko na, kasi na-confirm na walang rabies. Wala kang kaso doon. Kung napatay mo, depende. Kung sa nature, kasi ano, nasa labas kayo, nasa kalye kayo. So, hindi mo masabi. Kasi unang isip mo, nasa kalye, nasa labas, isipin mo, tapos walang mayari yan. Isipin mo, may ano yan. Walang anti-rabies yan. Yung nasa ano eh, Animal Cruelty Act yung clause dun is ano eh. More on intention eh. Yung kumbaga parang attempted murder. Nandun yung... intention of the dog? Intention ng human to kill. Parang kumbaga poaching, gusto mo talaga patayin out of... Kainin. Kainin, mga ganun. Yung mga nag-ano. Pero yun niya. So... yung iniisip kakaldereta ng aso. Ang pwede na maging magandang side doon sa pumatay ng aso is dapat kung pinatay niya yon, binigay niya dapat agad sa may-ari or sa barangay or sa hospital, tapos sabihin niya yung nangyari talaga. Pero ang mali niya siguro, hindi niya sinabi, tapos nakasapo pa yung nakita nga natin sa ano, sa balita. Ibig sabihin, baka may tendency siyang ano talaga, kailin yun. Kasi kung ikaw, kung inisyal mo lang na ano, hindi siya normal na tao na gawin. I mean, kung talaga may care ka sa kapwa hayop, kasi hayop din naman mga tao. mga asal pa lang, mas daig pa hayop minsan ng mga tao na una ko isipin is, balik ko sa owner or ibigay ko sa mga officers na pwedeng dalhin sa owner. Kasi bugin ako ng owner kasi pinatay ko aso. Kasi baka mamaya, yun, sa case niya, baka hindi niya alam kung kaninong bahay yung owner ay yung aso. Nicola na ba? Si Kiluwa nung nakawala? Wala ata. Wala ata. Medyo malabo. Medyo malabo yung video. Pero yung nakita sa sako, wala siyang color. Pero sa pag-alap feeling ko, since kasama niya sa bahay, mayroon dapat yun. Kasi siya, parang naito ko nakadungaw siya, very ito yung first floor. Nakadungaw siyang ganun. Mga 5 seconds, tapos tumalun siya. Tumalun siya, at sa asada, parang naghahabol na siya. Siyempre, stress yun. Kasi naka-experience ako nun, parang gagano si aso. Pwede ka agad eh. Parang na-excite lang siya, may ibang tao. Ganun kasing tendency. May mga ganun na, pero hindi lahat ng tao alam yun. When equipped. Ikaw pa naman kung hindi, kunyari ikaw, bata ka, like, ano ka pala, mga 10 years old, 12 years old, tapos makikita mo ganun, sasampa sa'yo yung aso, na literal na bata ka, kasi yung height mo lang, tapos pag sumampa sa'yo, mas matangkad pa sa'yo. Ano yung initial reaction mo? Matakot ka. Ikaw, Jed. Well, in a very general, syempre, no? Masasakto na ako pang bigit ako, parang naiinom na ba? Cat ano ka eh? Cat and dog, mammals in general, gusto ko. Actually, animals in general, fascinated ako. Kahit yung mga gagamba na takot ako, kaya ko sila tignan sa picture o sa video. Picture lang. Pero yun, phobia ako kasi gagamba. Hindi, pero kayo mong himay-himayin yung gagamba, palang. Kasi fascinated ako eh, di ba? Ever since before, mga National Geographic, mga gano'n, Animal Planet, Discovery, so yun. Tapos, yung family ko kasi napalapit na talaga sa animals sa father side ko. So, laging may aso sa bahay, pusa. Mahilig ako furry. The joke. Oh my God. So, ayun. Iba kasi yung
parang affection ng aso na in a way na parang sabihin na natin na very simple compared sa humans. Humans kasi may mga intrusive thoughts, may mga patagong mga susuyuhin mo pa, mga ganun. Ang aso pag nakita, pag nasanay sa'yo yan, pag masaya siya, makikita mo talaga masaya siya, nagawag ng tail. Ano, wala silang ulterior motive? Oo, wala silang ulterior motive. Tapos talagang bred sila through time immemorial. Yeah. Talagang mas domesticated pa sila sa pusa kasi yun yung nature talaga nila eh. Yung pusa. Kaya dogs are man's best friend. Oo, man's best friend. 300 plus years lang yung pusa binrid eh. Mm. Pero yung aso, thousands and thousands of years pa. Kasi sabi nila, ano eh, may cat slander daw ako eh, na mga pusa tayo makakupal yung mga yan. Minsan lang malamit mga 10% dahil pag-girlfriend mo gagawin. Kaya nga, hirap. Well, mas gusto ko yung pusa ng one level kasi yung mga ako, very affectionate yung energy nila. Yeah. Oh. And bakit mas level si cat? Bakit mas mataas si cat ng isang level? Yung cat kasi parang may sarili, may personal space nila. Parang gusto nila may consent pa eh. Parang gano'n. Parang ayaw nila mag- parang ladies nga pa na may consent. Ba't nila ka ng consent? May nakapit pa ng consent. Okay, so, nagusto ka mo yung pusa dahil sa gano'n? Hindi sanay yung pusa na lali yung lalambing. Gusto nila yung out on their own turn. May ano sila, alpha wolf. Oo, parang sanay sila sa hunting na alpha wolf pero kahit pusa na. Tama nga lang, di ba? Kasi parang nag-hunt sila. Hindi naman sila in packs eh. Diba? Ano sila eh? More on parang yung mag-isa lang. So, kung may ibang kasama, masisira yung hunt. Parang may bigla may kumalis kasi parang... Ay, depende sa ano rin yun. Depende sa pusa rin yun na lahi. May yung mga layon, pack sila kung umanang wildebeest at saka ng mga... Pinsan, o. Oh. I mean, yung sasabi ko yung parang mga felines in general. Like mga jaguar. Kasi mga dogs talagang in-pack sila eh. Wala kakitang parang solo dog na nag-hunt eh. So, yun. Wala sa nature nga nila. Ito, dog. Dog. Going back pa sa Golden Retriever, which was bred to be a very gentle dog. Parang, magkakaroon siya ng cases, sure, na aggressive siya. Hmm. Pero, out of ano yun? Out of reaction, or usually, pag talagang inaggressive stressed mo talaga. Stress. So, ako nasasaktan ako para, gusto ko itindihan din yung side nung pumatay. Pero nasasaktan ako para kay Kilua kasi ikaw yung tao kayo, meron kang cognitive ability, may mental condition ka na parang hindi ka mag-choose ng violence eh. Na parang yun, lack of education, nakakalungkot, ganito yung nangyayari sa Pilipinas. And yun yung sana maayos dito sa Pilipinas na syempre pagpunta ka sa probinsya tapos nakita mo may aso na Aspin or Golden Retriever para sa ibang tao kung inaagay sa kanila hindi parang isa na sa kanila lang. Mas malaki pa nga ang Golden Retriever. Sa skull si kalahati ng lalaki na isa ko lang talaga laki-laki ang aso nun eh. Diba nag-viral nga si Kilua Golden Retriever, paano pa yung mga Aspin na meron ako nakita rin yung Koreano daw na parang pinagsasaksak niya yung Aspin. Aspin kasi nainis kasi ako sa wala ko comment nun bakit daw nag-react kay Kilua pero hindi sa Aspin. Parang talaga hindi mo lang talaga narinig. Hindi mo lang talaga narinig. Parang diba? Hindi ba maganda iceberg yun na nag-start kay Kilua tapos at least yun, ma-open up na yung mga smaller. Okay. Parang bayani si Kilua. Hindi, yun nga kasi yung ano, yun yung kasi mahirap din sa social media. Hindi yun, pag mas lalong, mas clickable, mas talagang napapalood, yung mga may lahing aso. Pero pag yung mga askal lang naman, dami namang askal dyan sa ano. Ay, di, sorry. Aspin na pala yung tawag niyo yun. Bakit natin ang sabi ng pin na part? Pinoy. Asong Pinoy. Asong Pinoy. Makainis, pero dati, asong kali lang. Mas maganda nga naman. Parang ano, parang ako sabi ko, ano, mixed breed. Alam nga, askal dati yun, nangyayon naman eh. Parang asong Pinoy, walang nga eh. Gwede nyo sa ibang bansa. Euphemism. Baka, euphemism, nag-iiba-iba na. Eh, wala. Diba dati ngayon, dati, ano, baliw ngayon, may ADHD. Autism. Diba parang ginagawa nila mas scientific, mas professional pakinggan. Kasi nagbibigay din siguro yun ng klase ng respect. Kasi diba, communication arts, tinuruan tayo na words have value. Kahit sablihan na, magkalahan agad-agad eh. Diba, habang sinasabi mo all the aspin, kaya sa askal. Kasi kan, para may sakal, kalsada, may ipang eh. Kubepa, nagiging laboratory. Ibang lingwahe naman kasi yun. Kumbaga para sa ano ba to, yung double term mo daw is ano, informal settlers. Instead of ano, squatters. Hindi na politically correct, pero mas ano, mas pleasing pa yun. Siguro alam mo, I guess, pwede mo naman, kung may mawawala sa'yo, siguro kaya like, magkakausap kayo. Sabihin mo, squatter, pero kaya nasa isa kang, nasa, kasi ba, medyo misdames, meron kang platform eh. Okay, makluhan. Diba? Parang, nasa pedestal ka na pinakikinggan ka ng tao. So, give the due, di ba, diligence ng inaaral mo yung sinasabi mo. Yeah. Enough yun eh. Okay, so, pwede na-enter na rin yan. Aspin. So, yun nga.
So hindi na nabibigyan ng justice pa yung mga aspin. Kasi nabibigyan ng agad ng immediate justice yung mga may lahi. Oh. Kasi nga naman, yung mas pinag-investan, yung talaga yung binili talaga. Kasi pa, aminin natin, ang mga aspin, ano lang naman yan, either galing sa mga kalsada or galing sa mga, yung mga inbound yun. Which goes to show dun sa suspect na parang sanay siya na kumain ng aspin. Kasi, ayaw pa niya aminin na parang sanay siya sa ganong hindi ko sinasabing sanay siya kumain pala, sorry. Wait, yung pumatay? Hindi ko sinasabing sanay siya kumain, mali pala. Parang sanay siya sa ganong senaryo na nakakita. Parang dun sa baryo na yon, parang sanay siya siguro makakita. At ano lang, observation, sanay siya siguro makakita ng kinakaldaretang aso. Kasi sinako siya, wala siyang remorse, hindi siya parang nagpapapasensya doon sa video. Parang ang dating sa mga aso is para lang din baboy. Oo, nakinatay lang din. Parang mga animals lang din. Iba kasi pag pet nasanay ka sa isang pet environment. Hindi naman siguro necessarily na parang baboy lang rin. Hindi kasi, siguro ako sinabi iba yun eh. Nung pinood niya, nakaintindi siya ng Bicolano. May ini siya eh. Parang wala man lang, parang remorse tong taong to. Okay lang sana defense. Sana parang nalungkot kasi nangyari. Yung binabala sa sako, siya sabi pa kanya hindi niya alam kung sino nagsako, di ba? Tapos binabala, ginaganong-ganong pa niya. Ayan, kinagat ako niya, ginaganong pa niya yung legs niya. Ito yung emotional part noon. Emotional part. Kailangan din po. Kailangan din rational tayo. Hindi naman pet lover. Yun na. So, isipin natin kung hindi nga siya pet lover. Isipin lang yan, ano lang siya? Hindi naman sa necessarily na sinasabi kong kumakain siya ng aso, ah. Isipin lang niya, ano lang siya? Common animal lang siya na, kunyari, pag nakita mo yung daga, di ba? Mga daga sa mga, sa, ano yun? Sa mga, sewers. Sa kanal, yun. Mga daga sa kanal, pag namatay. Di ba, wala ka ng pake, either, pag wala ka pa kayo or tatagalin mo sa gutter, itatabi mo lang. Parang ganun rin siguro isip niya sa aso. O sige, itatabi ko lang. Pero yung malam din kasi, ang aso talagang true history nga sanay na sa tao eh. Na parang binrida. Domesticate sila. They are the longest na domesticate. Sila yung sumasama sa mga farm, sila yung nag-herd ng mga sheep. Pero pero yun. So, mga pusa. Wala ka lang galit sa kausa sa mga pusa. Pero galit lang na mas gusto ko aso. Pero yun nga. So, cute din naman sila. Yun nga. Bigyan rin naman natin ng chance na hindi naman kasi lahat ng mga tao is yun nga, animal lover, pet lover na yun nga, alam lahat ng mga uri ng aso, alam lahat ng mga kasi mapupunta ka ng specifics. Mga mannerism ng isang aso, hindi naman nila alam yun. Wala naman silang pakailan. Wala silang pakailan. Kaya buti nga, nagkakaroon ngayon ng social media na para nalalaman nila, napag-uusapan, nalalaman ng mga provinsyano na iba. Na ganito pa lang. Pwede na kayo pwede daan-daan natin baguhin. Biglang, ito na yung tama. Tagal-tagal. Pagkaroon na sila ng siguro limited na lang naman, education na, ito, hindi pala, hindi kahit nga, ang pangit ang term na, hindi pala to aspin. Hindi kahit man lang, kahit makakita ka ng aspin, same yung treatment doon sa mga may lahi talaga. Kasi ang pangit pakinggan pag, pag sinabi mo, ito may lahi tong aso to, that's extra care ka dito. Wala, hindi dapat. Dapat yan. Dapat lahat ng aso. Wala akong nakita ang video niya. Hindi na siya nag-viral. Siguro isa na rin point doon na meron kasing video na pwedeng mapanood. Tsaka hindi na siya super graphic. Kasi syempre, pag graphic ka isang news, napupush down yan eh. Kasi hindi pa pwedeng mabuksan, age restrict. Wala, yung mismo mga social media platforms, meron silang mga policying na tinatawag na parang mababawasan din yung mga mata na makakakita doon. So parang hindi yun kasalanan ng mga tao na nakakita. Ito kasi, kita mo, CCTV malayo, yung violence makikita mo enough, pero hindi mo makikita ng dugundugo. Naging parang perfect storm na parang ito yung mapag-usapan. Hindi yun dahil nakalimutan natin yung mga aspin o yung mga lahi. Mga tao kasi na parang gusto nila sila yung tama na magbukang, nagkagawa ka lang ng moral high ground, hindi mo nga nakita to. So parang hindi tayo matatapos. Baka may nakita pa ako about sa aspin naman na, hindi mo naman nakita yung tungkol naman dito. So, nagtatapakan lang tayo ng moral high ground. Sino mas tama? Parang pinapakita ba self-righteous? Kesa na lang, in general, is hanapin lang natin yung kabutihan at yung tamang gawa. Hindi naman sa pupalig naman ako sa mga nagko-comment na ganun. Pero maganda rin naman sigurong parang gawin is balikan yung mga ganung mga lumang videos open up natin. Parang hindi naman makalimutan, siyempre. Kasi nga nangyari nga. So pakita natin na nangyari. Challenge as a human being. Para to be better than
your previous self na parang mas mangdali-dali mag-act out of emotion, di ba? Pero bakit ayaw mo aralin yung kabilang panic bago ka mag-comment na tangi na patayin mo 'yan, pakulong mo na 'yan. Di ba? Dapat nga iba doon mas masahol pa sumagot doon sa parang pinahanap kita kung nasaan ka, papatayin kita, gagawin ko sa yung ginawa dyan sa aso mo. Pero grabe pitchforks eh. Pero syempre, nandun din yung inis ko, pinapanood ko yung ano, pero at the same time, na-realize ko na ano ba yung perspective nitong taong to, syempre kailangan ko rin malaman. Pero mas gusto kong at all, kahit sinong tao na hindi mag-harm ng ganong animals ina or kung may papatayin mang animals. Ito, pupunta tayo sa animal rights, so ethical. Kaya gusto ko yung sa God of War, na dapat na yung sa remake ah, yung kay Kratos, di ba yung sa simula nung hinahunt nila yung deer, yun yung circle of life eh. Alam mo may papatayin ka talaga mang hayop eh, for food, for sustenance eh. Pero alam mong may respeto ka sa buhay ng animal. Nung pinatay ni Kratos yung deer, parang pilot pa niya tas sorry ah, yung remake to, ito yung kasunod na ano, na God of War yun yung hindi mo nakita kay Anthony. Oo, hindi ko, yun hindi ko nakita. Yung sinaksak niya yung deer, binigyan niya mo yun ng, ano, ng comfort. Ng parang, baka naman hindi, bakit ginawa na niya beforehand? Body lang natin nakita sa oh, kaya sure. Baka naman, ano, sinabi, baka sinabi niya sa aso, ay, pasayin siya, pinatayin na kita. So, isatakaw na lang muna kita. Bale mo. Siyempre, nakita mo game yun eh. Oo, yun eh. Nakita mo na kasi game yun. Siya sabi ko na maganda example yun na sana yun tatanggapin natin. Bale mo. Yun yung philosophy na dala-dala mo every time meron kang masasaktan na. So, baka naman ginawa rin naman yung lalaki. Baka naman. Baka naman. Hindi natin masasabi. Walang problema. Ano tayo nakakalimutan eh, na pag-usapan eh. Yung mismo owner ng dog eh. Kasi for me, yung aso walang kasalanan yan. Wala akong paki kung hindi ka dog lover, kung dog lover, wala akong paki. Na, hayop yan. Hayop yan. Ngayon, tayo mga tao, di ba, both yung side ni Anthony tsaka side ni Madam Bina, yung mismong owner. Oh, Bina. Napabayaan niya rin kasi nakakatakas yung aso. So, kasalanan din niya. Iris, parang, syempre, kahit alam mo, kahit mahal mo yan, syempre, dapat siguraduhin mo, alam mo malaki aso mo. Syempre, ang sabi nila sa ano dun is, hindi niya alam para daw nakatakas. Eh, hindi enough yun na reason. So, dapat next time, I'm sure, if I don't know, lakalak na lang daw yung gate. Please, paki-double check. Mag-i-responsible tayong pet owners. Pero, doon naman sa side nung kay Anthony, hindi kasi, ewan ko, normal na una mong isipin is patayin yung isang hayop. Unless for survival. Feeding. For feeding. Magigets ko pa yun, di ba? Doon sa farm mo, nung naggilit ka na, ng bibit. Ng duck. Duck. Doon hindi ako nagkaroon ng parang, kasi kakainin ka naman eh. Pero feeling ko kung ginawa ko yun sa isang pusa o aso, hindi. Kasi hindi naman na, hindi sa kultura natin kumakain doon, hindi yun normal eh. Tabu yun eh. So, kaya ako parang, kahit medyo nahirapan ako first time mo kasi yun, pero hindi ako nagkaroon masyado ng remorse. Nag-sorry ka pa nga. Oo, nagpapasaya. Nag-sorry pa. Kasi kailangan eh. Oo, yun. Kakainin na. Pero sa ano ha, pero sa ibang mga bansa, ano, normal yung... Kaya sa culture Sa culture. Sa culture. Pero, ano to ha, disclaimer lang ha, hindi naman, hindi yung sa mga ibang bansa na sinasabi ko na kumakain sila ng aso, is hindi siya for sport. Ang reason nila, dahil nila kinakain yung aso, either matanda na, or wala na silang pangkain doon sa aso na yun. Hindi nila ginagawa na, ay hindi, trip natin kumain ng aso. Sige nga, may ano ngayon, pesa, kaya tayo ng aso. Sa ibang bansa, China ba ito? Hindi siya China. I mean, sa ibang bansa, like ano, basta, ano rin, Asian country. Hindi ko na sasabihin ko ng Asian country yun. Pero, ang reason lang nila is, yun nga, either matanda or wala na mapakain. Pero hindi lagi nilang ginagawa yun. Like, for example, once every 5 years lang or 10 years. Talagang sobrang dalang lang. Yung nga, sabi nga ni Pawin, sabi mo nga, nasa culture nga, katulad sa China, maintindihan mo kung bakit sila kumakain ng panikin. Kasi nagkaroon sila ng famine dati, ng panahon ni Mao Zedong. Hindi so, sanay sila kumain ng mga hayop. Hindi lang sa ano, hindi lang sa China kumakain ng panikin. Meron din sa ano, Vietnam, sa... Ang mga tao na push sa hunger, kasain sa kahit ano. O bakit yung sa atin dito, di ba? Kumakain tayo ng palaka rito. Di ba, ginagawang mukbang. So, nag-viral, magiging si Boy Tapak. O ito, di ba, speaking of sa mga pet lovers, so, di ba, pet lovers, di ba, nag-aalaga sila ng koneho. Pero uso rin sa Pilipinas ang ano, ang rabbit farm. Di ba, kinakain na ano yun, na delicacy yun. So, kumbaga, ang usapan na lang dito, up to what point ba ang isang pet sa isang society at ano yung mga hayop na hindi kina-count as pet? Depende ba kung sa dito na lang, society? Yung dito na lang, kasi masyado malaki. Pilipinas. Parang ano, yung dito na lang sa ating sa Pilipinas muna tayo. Pilipinas. Kasi yung scope ng mga batas mas
ano tayo, mas alam natin, no? Kasi mas feel natin. Kasi so, parang ako, never, kasi naging, never magiging tama pumatay ng aso't pusa dito, eh. Oh, sa Pilipinas. Na parang trip lang. Mm. May batas talaga dun. May batas. So, dun sasabit si Kuya. Mm-hmm. Alam ko self-defense siya. Pero, parang, up to a point, hanggang saan mo idati ipupush yung taas mo. Sabi nga, pinalo na niya once. Oh. Diba? Pinalo niya. Tapos, hindi ko na masyado nakita yung buong video. Ako, ako di pa ako nakakita ng aso, ha, na sinaktan mo ng malakas, as in tinamaan mo. Nakakalambot. Na lumaban ulit. Hindi ako nakakita ng ganun ever. Basta maganda yung palo mo, as in malakas, lalayo na yan. Lalayo. Kasi territorial sila, eh. So, alam nila alpha ka. Hindi nila kailangan habulin ka kung lalayo ka, eh. Diba? Hindi mo naman dito. Pero ano, hindi lahat ng aso ganun. Pero yun nga. Most of the time nga, pag pinalo mo yung sobrang lakas. Ikaw, nagkaroon ko na experience, pumalo ka ng aso, malakas sa ulo. Hindi. As in, talagang ganun. Pero, dumaban pa sa'yo, imposible. Hindi, may mga ganong aso na ano. Well, depende na naman sa pagkakulol na. Pag naulol na. Hindi, ano na yun, pag naulol na yun. Kasi yun nga, yun na nga yung term, pag naulol na yung aso, wala na siyang reasoning na ano. Ay, hindi, kakatakutan ko pa. Hindi. Kasi, ano na rin kasi, kung malakas yung palo, ano na rin siya, discombobulated na siya. Hindi na siya, paano kanyo makakagat? Nakakita ako ng ganyan dati. Hindi, yun na nga, mismo yun. So, ibig sabihin, pag pinalo mo sobrang lakas, wala lang time para tumakbo yun. Literal na, hihiga na yun. Yun na ano na yun, parang, no chance to escape na yun pagka ganun. Ako, di ko na hate yung mga aso kahit may nangyari sa akin nung mga 6 years old ako, eh. Kinagat ako ng aso na inaasar ko kasi siya, nakatali siya, nakakadena. Sa pader yung kadena na ito kasalanan ng tao. Ito kasalanan ng tao. Para 6 years old ako sa Baguio, ginaganon ko yung aso. Ginaganon ko. Tapos tahol lang pa ko, eh. Nasa harap ko. Tapos nakawala, gago, sa tanggal yung kadena. Tapos, ito pa ganun ako. Pero, yung una na kinagat, dito sa crotch area ko. Pero, buti na lang, ewan ko kung anong stroke of luck, sa singit po mama. So, kuwari, ito yung hita ko, di ba? Ito yung crotch area, ito yung assist, di ba? So, nandito siya sa gilid. Aminin mo na dyan na nakagat niya yung crotch mo. Tapos, nakagat yung ulit ka na. Hindi. So, nakagat niya yung singit ko. So, nasarapan ka nun? Hindi ka. Nakalala pa, traumatizing. Yung bite marks nandun pa. Dinala ako sa hospital. Oo, tumutuloy yung dugo. Tapos, ay kita pa, iyak ako na iyak. Tapos, yung ano, yung may-ari, na kasi kinakausap niya yung parents ko, parang may business. Kasi may ari ng aso niya, pinahalo niya. Tapos si pinahalo niya aso, kaso yun, nilagyan ng betadine, injection ng lakas. Hindi ka na wala siya lang arabis. Wala. Hindi, na-injection na night. Pag hindi siya na-injection, patulad siya na. Patay na ako na. Pero yung aso niya, hindi. Hindi, inobserbahan siya ng 10 to 13 days. So wala siyang shot? Yung aso. Oo, kasi inobserbahan na. May shot. So kahit may shot, inobserbahan pa din. Oo, hindi. Ang ano, ang kanta yung labi sa aso, hindi siya 100%. Like, parang sabi natin 95%, 97%. Pero hindi parang siya 100%. Para sa COVID, vaccine. Hindi naman nag-vaccine ka, is free ka na. Ako sure na yun. Hindi. Meron parang siya 100%. Mataas lang. Hindi porket na, yun na, anti-vaccine. Kaya may 15 days na inobserbahan na banyan. Up to that point, okay pa ba siya nung sa live sa shop? Yes. Like, for example, sa aso, sa tao rin, di ba, pag nagpa-anti labis ka, pag nakagat ka ng aso, pwede ka pa bang papalikin ng hospital na for the second shot or third shot? Kasi i-observe may mangyayari pa sa'yo. Magiging allergic ka pa sa tubig. Kasi isang sign ng rabies sa tao is parang natatakot ka. Ano yung tubig sa phobia sa tubig? Ano yun? Water or something? Hydrophobia. Yun, hydrophobia. Tapos, so, at least it increases the chance. Hindi lang. Mahal ko yung mga bakla. Mga badim. Euphemism. Ayun naman yung may difference ba yun? Bakla sa badim? Ano ba yung derogatory yung bakla daw? Ayun ba, derogatory yung bakla? Pag sinabi ng hindi sa LGBT, ganun. Ano pag sinabi hindi? Like, pag kaya nagsabi nun, kasi syempre amongst, parang kaya, black people, pag sinasabi nila yung N-word, normal lang, kasi sila. Oh, kasi may nakita daw akong mga grupo ng mga gays, gays na lang, para ligtas, na sinasabi nila sa kapwa sa sarili nila, na, uy, bakla, ganyan, bakla, ganyan. Pero, bakla, di ba, pag hindi ka ba, outside ka ba sa LGBT, di po sila pwede tawag. Baka may ma-explain sa ating LGBT. Explain nyo na lang. Thank you, sis. So, pero sa ngayon, ang tawag po na lang sa kanila para sa gay. Gay. Mga bading. Ayun lang. Para sa nag-i-increase yung chance ng survival mo. Pag both yung aso, pati ikaw, naka-antirabis. Kaya yun, wala akong laway. So, parang anong yari, kasalanan din yung owner, bakit nakakawala? Di ba? Parang, sa owners nga, kasi mga tao, hindi naman nila ginusto maging
pets natin eh. Ayun, oo, naalala ko isang owner yung isang video ng naglalakad. Yung meron siyang ano yata, Rottweiler, nilalakad niya. Oh. Tapos may nasalubong siya isa ring dog owner na may Shih Tzu or poodle yata. Tapos yung Rottweiler, nakawala doon sa tali. Mm. Ninyak-nyak niya yung maliit na dog, tapos nag-away sila. Hindi niya, so bilang yung dog owner ng Rottweiler, hindi niya makontrol yung aso niya. Oh. Pero kung ikaw yung owner nun, dapat life and death na alam mo kung paano kontrol yung aso mo. So yung parang kaso rin ito ng mga e-bikes. Kasi hindi mo kailangan lisensya. Ikaw, diba? Hindi mo kailangan lisensya para kumbuha ng ano. Hindi alam nung bumibili sa aso mo kung responsable ka ba tao in the first place. Yung sa video, kawawa yung shit, so ayoko tignan. Parang laruan, ginaganong gano'n. Kaya nga, so, oh my God. Yung kasi hirap sa mga ibang pet owner. Hindi lang pet, ano hiwa na yata yung pet lover sa pet owner. Ano pet owner na yun? Nakatuwa nga lang. Ito yung masama sa mga pet owner na, pagkat, hindi, sikat tong asong to. Ito, totoo, yung chow chow, sikat to. Ganda ng balahibo, bilhin tayo. Mm. O, hindi naman niya kayang alagaan. Hindi niya alam kung paano maintain yung balahibo. Tapos, pag nakagat, hindi niya alam kung paano pipigilan. Ang laki-laki ng chow chow. Responsible dapat. Paano dapat? Paano alagaan? Hindi porket. Chow chow ba yung mukhang laruan? Yung malaki. Fluffy. Sobrang malaki na sa ako, parang Pero laking ano yun, laking aso nun. Parang ganito yung height nun. Pero mukha siyang cute, pero nakakatakot. Oo, nakakatakot yun. Search mo kung makikita. Sige, ito ka. Dati yung... Para siyang Tibetan Mastiff na pinaliit. Meron ako Japanese Spitz na may mga kasalubong na Doberman. Binuhat ko na. Nag-aaway na sila eh. Cute. Laking ano yan. Cute nga siya. Cute. Ano ko? Ang bobo pag yan sila eh, no? Yung ginupetan na sa pero, yung ulo. Pero, hirap alagaan ng balahibo yan. Lalo na sa Pilipinas, tag-init lagi. Hirap alagaan ng balahibo. Mga huskies yan. Mga island born. Ano yung Russian dog na nakakatakot? Yung mahaba yung... Sabi nga kay Vladimir? Hindi. ano nga ba yun? Nakalimutan. Only Russian dog. So yun na. So para siguro sa mga magiging pet owner in the future or yung mga current pet owner, so doubly ingat na lang. So kung alam yung nakakatakas lagi yung aso nyo, kung alam nyo laging parang may tendency makatakas kahit na nakatakayo na mulong na, is alagaan nyo, kulong nyo na maigi. Para at least wala kayong ano, wala kayong say kapag nakawala yung aso, kasi di naman sa mga nakawala yung aso pag nilis. Tsaka itrato yun na parang may buhay, hindi pala parang may buhay talaga na parang nag-aaway na sila doon. Kunin mo na. Grabe ka, yung mga halaman rin naman may buhay. Mga halaman din, may buhay. Niihihan nyo lang. Nahanap ko na yung dog Borzoi. Okay na yan. Okay na yan, sige na. Borzoi. Papakita ko pa eh. So, pakita eh. Okay na, sige, Borzoi. Sige. Oh, sige. Hindi pa rin niya. Ay, yan pala yun. Ay, yung pala yung word eh. Is lahi niya. Yung tinulak niya yung owner. Oo. So, ayun. So, ano pa ba masabi nyo na tawag dito? Sige, sa side nyo nga. Sa side ng owner. Ano pa ba pwede nilang gawin sa pag-aalaga ng isang aso? Hindi lang aso. Pusa, daga, or any pa. Here are the top 3 things that we can learn. Dapat ang ano na lang natin dito is yung mga tao. Kasi yung mismo aso, wala kasalanan yun. Mga gutman yan o hindi. Kasi nasa nature nila yun. Tayo yung above dun eh. So, both kasalanan nyo nung pumatay tsaka nung nag-alaga. Nag-alaga. So, pero yung mas yung responsible, ay yung ano yan, yung grave, yung parang majority or yung weight ng ano, dun sa pumatay. Kasi in the end, bakit may kailangan mawalang ano? Kasi sasabihin kasi sa inyan, antayin mo pa ba pang makakagat ka ng marami? Mm. So, dapat patayin na, hindi kasi normal yun na isipin, patayin na natin yun. Dapat itago mo. Ganun. Hindi, yun na dapat yung ano. Layo. Sa ano nga, sa case sa mga ganyan kasi mga... Hindi normal na ang next mong point of action upon thinking. Pag naisip mo na marami itong makakagat, patayin natin. Hindi yung normal na papunta doon yung next na course of action. Dapat i-ano natin yung secure natin. Hindi, pero pag isa siya sa internet, anong kailangan mong gawin para yung pagkakagat ng aso, rabid dog. Lagi nga sinasabi, i-deliver mo yung ulo ng aso. Mm. So, ibig sabihin... Ganun ba ang sa Pilipinas? Yan ang ano. I mean, kasi pag sinasearch mo kasi sa ano... Sa animal bite center. Worldwide eh. I mean, di sa Pilipinas siguro. Malalayo pag worldwide, lahat ng klase ng bansa nandun eh. Yung dapat yun dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, wag lang patayin yung aso daw. Oh, pero yun nga. So, ano lang, ikulong nga. Pero yun nga. Hindi mo rin masasabi. Yun nga, sinasabi nga, circumstantial. So, may... Bali, nakita nga sa video na hinabol pa nga niya. Pero kung wala siguro yung video na yon,
kung sinabi nung pumatay na aso, eh, hindi, talagang natapot ako, talagang kailangan ko patayin, ganun-ganun, na-corner ako. Hmm. O, ano pa mag-prove na totoo yung sinasabi niya or mali sinasabi niya? Buti na nga lang kamo may video ganun. Hmm. Kasi mahirap, mahirap din kasi i-prove pag wala kang video eh. Pwede niya sabihin self-defense. O, sabihin niya self-defense, na-corner ako. Nandito ako sa corner ng kalye, eh, wala na ako matatakasan. Tumatakot pa rin yung aso, kinagat na isa kong kasama. Hindi, hinabol niya. O, yun na, hinabol niya sa video. Ay, patintero pa sa tricycle. O, kaya nga, yun. Kaya malaking bagay rin talaga yung CCTV. O, buti na lang. Kasi kung wala yung CCTV na yun, kung ano man sabihin nung ano na yun, may pumatay na yun, his words against hers eh. Mura na yun. Eh, kahit nga his words against hers, ang namatay dito kasi aso, yung aso niya. Kasi alam ko sa batas yun niya, sa legalities yun niya, self-defense, so accidental death nung aso or nung pusa pwede mo pa siyang hilaban, pero yun niya yun sa video hindi siya accidental, literal na sadya, literal sadya. Hindi takot si Kuwi, parang tayo na, parang tegan yung pinapanood ko, may mamamatay dito eh. Hindi, sinasabi ko lang to, hindi ako pumalig sa pumatay ng aso. Sinasabi ko lang to, circumstantial. Pagkita ko yung sa scenario na na-corner kayo ng aso, kahit di isang aso, tatlong aso, huwag mo isipin na, ay hindi ah, pag na-corner ko isang aso, eh, hindi ko siya papatay. Kahit nilapa-lapa ka na, natanggal na yung kamay mo, may mga ganun na, no, circumstances naman na, no choice ka, kundi talagang ano yung aso, ma-accidental mong patayin, kasi na-corner ka na eh, as in tatlo, apat aso yung pumalig sa'yo. May mga ganun scenario. Siyempre, may piliin mo ba yung buhay ng aso kaysa sa buhay mo? May mga ganung way in naman eh. Tsaka kung susuportahan dati animal rights, huwag lang yung may breed. No, huwag lang yung may breed. Dapat lahat ng dogs. Lahat ng aso. Huwag lang asal hayop. Hayop lang in general. Yung meme yung... Tsaka na natin pag-usapan, yung mga ano naman, mga ibang klaseng pets naman. Kung ano bang iniisip na pet, ano bang iniisip na pagkain. Only time will tell kung anong... para sa legalities, malay yun naman sa future, pwede nang kumain ng aso sa Pilipinas. Hindi ano natin masasabi. Hindi pwede. 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 Aggressing. Hindi. Wala. Our Floki Caldereta lover. Grabe. Hindi mga ano, kilabot ng ipano ng inuman. Mawawala. Wait lang. Gutom na. Hindi wala akong pera. Ay, hindi. Pero ito, nakagawa ko. Kumataw sa malayo. Parang bigla to may himing. Hindi. Ay, video ka na, no? Ako po yung kumain. Hindi. Pero yung gasto ba yun yung pagyari may isang kunyari meron isang sanay kumain ng aso, naaamoy daw ng aso yun, naaamoy daw niya ng isa kang kumakain ng aso para mo lang yung sinabi pag alam ng mga pusa pag ano kumakain ka ng pusa, kumakain ka ng pusa, di ba parang ganun yung sinasabi niya ng parang instinct o para sa ano mo sa paus mo ano lang siguro yun parang in an instance kung scientifically yan in an instance parang recent ka kumain ng aso, so nandun pa rin yung amoy nung kinain mong aso for siguro mga weeks or months at most. Pero kung 1 year ka na siguro kumain ng aso, tapos bumalik ka sa punta sa mga aso, hindi na siguro din na maaamoy. Iniisip ko lang ito scientifically. Kasi syempre yung mga kinakain mo, ina-excrete mo naman through powers at saka ano eh, amoy. So, ganun. Baka ganun siguro. Kaya nila sinasabi. Good luck na lang sa legality. Ano ba, diba sa Japan nga tayo na yung kumain ng tao? Ay, oh, sikat pa siya. Sikat pa siya. Influencer pa. Siyempre lang, no, nakikita mo sa news o sa parang mga kilalang vlogs yung lalaki, tapos ikaw yung nanay o tatay o kapatid yung kinain niya. Parang suntok sa mukha mo yun, eh. Suntok sa mukha pa, tapos nasa ano pa yun, nasa porn pa yun, eh. Oo nga. May libro siya, eh. May book pa siya, author pa. Sabi niya, parang may nakaraging title dun. Parang cannibal something. Galing eh. Ayun. Yung pinakama yung form na ano, kahayupan. Culture talaga eh. The highest form of love. Isipin mo lang yung culture ng Hapon. Para para okay lang, most of them okay lang yun. Hindi na makinang tao. Okay, hindi natin masasabi. Baka, ano siya, special case siya. Kasi hindi na special siya. Hindi na masasabi lahat ang Hapon, ganun eh. I mean, kasi to the point na magkaroon ka pa ng ganun na parang capacity mag-post na mag-publish ng libro, magkaroon ng channel. Hindi, ano na siguro. Hindi, so baka ano na yan sa mga
greediness na yun siguro ng mga journalists at saka ng mga publisher na sige, magkakaroon siya. Hindi, kailan pa ba tayo magkakaroon ng ganitong instance sa tao kumain ng tao? Sige, paano natin papasasize? Kikita tayo ng malaki dito kasi unique to eh. Yan ang tatok eh. Kumbaga, hindi naman sa ano necessary na parang gusto nilang gawin yun. Pero syempre, nandun na yung greediness na hindi, papatok to, unique to, once, ano lang to, isa lang sa mundo tong gumawa na itong taong to. O, di? Paano kung maiging kayo ni Chewy? Pero kailangan mo daw siya kainin. Literal. Oh my god, Jed. Tumaldahay. Ay, nako. Oh my god. Oh, ikaw, Jed. Paano kung ano? Sino ba yung gusto ni Jed? Si ano? Si Nayon? Si Nayon. Oh, parang kung kayo naman, tapos kakain yung si Nayon. Yung ano lang, koko. Oh, bakit? Paano yung palikin? Kakain yung kidney niya. Punta kayo. Hindi. Magiging kayo. Pag sinabi mong kinakain mo yung koko, di ba, ano na rin yun, parang symptom na rin for cannibalism yun eh. So yung mga nag-denail ba? Hindi, kuko ng ibang tao. Ibang hindi tao. Yung ano. Anxiety yun siya. Oo. Anxiety ba? I mean, kuko ng ibang tao, hindi sa'yo. Hindi, kuko lang ni Nain kayo kain. O kaya nga. So, or si Bok. Yes. Strand na Bok. Parang mo si All Might. All Might tsaka si Deku. Oo, di ba? Pwede kasi yung purpose ko kay All Might to Deku kasi power yun. Hindi naman ano yun. Pagkain. So, kaya nga ang cannibalism daw is the highest form of love. Diba yung si La Vida Loca yung sa literature? Oh. Yung princess na kinain niya yung prince na... Di ba fictional lang yun? Oh, yun nga, fiction nga. Oh. Babayin mo tayo sa Attack on Titan. Oh. Kasi parang kinoconsume eh. Parang yung highest form of love. Oh, yun ako. Yung may highest... Doon sinabi doon. Doon sa fiction. Sa fiction na yun. Hindi sa interpretation ng mga... Ng mga literature writers. Hindi. Hindi to. Ano? Ang fiction na. Fiction to. Fiction. Baka fiction to. Fiction. Baka yung mga nanonon siya. Sabi ko, sinabi talaga ito tong tao to. May mga cannibal fetish mo na itong mga to. Ikaw lang. Ikaw lang sa akin. Ikaw lang, kuko lang cannibal doon. Lulunukin mo lalagyan yung omelette. Gano'n yung kuko. Kaya maanong action, bakit mo kakain yung kuko? Eh sabi mo sa akin eh, kung ang kakainin kuko eh. Eh kasi pinasa ko lang sa itanong ko eh. Ito ikaw, kakainin mo kay Chewy. Bakit ko kakainin? Eh, pin-reasure ka niya. Kaya magiging kayo. Naging right-thinking man. Iba na yun. Kakainin mo siya enough na hindi siya mamamatay. Iba na yun. Iba na yung kisir. Parang, kumbaga, ang pinag-uusapan dito is kung gusto mong kumain. Sa case na kaya, pinipilit mo eh. So, ibang case na yun. Ibang case na yun. Pag kung gusto kainin ko niya. Kasi nga magiging kayo nga. O yun nga. Pilit yun. Pilit yun. Di ba pwede pilit ka? Hindi yung pilit kasi pwede ka humindi. Oo nga. Kaya nga. Pilit dun. Kaya nga. Hindi ko nga choice eh. Papayag ka, pwede mo sabihin. Pero kakainin ko siya? Oo. Hindi. Hindi. Oo, hindi. Kaya nga sabi ko kuko lang eh. Kasi ayun. Kumain ka pa rin kuko eh. Kumain ka pa rin kuko eh. Pero it's not cannibalism. Hindi mo man sabi. Ganyan din sabi ng mga anong nga? Para sa start yan, para Jed could run. Para yung next cannibal makapagmok. Slippery slope. Ano para lang, hindi, try nga nga dito. Ay, hindi, bawa lang. Unti lang. Sige, gupit ng kuko. Tayo na nakakain nga natin, buhok natin pag natutulog. Saway. Sarili nga kasi natin. Hindi sa ibang tao. Iba pa sa ibang tao. Iba kasi sa ibang tao. May nag-prank, di ba? Yung kumuha siya ng kalyo sa paan niya tapos nilagyan niya sa... I-prank yun eh. Meron na kayo ba? Eh di, yung ano. Hindi dito niya tapos nilagyan ito. Haring ito. Tapos nilagyan niya sa Kropek. Nagago ka din yun. At kadiri. Tapos kumuha yung tropa niyo. Ano to? Ginuya pa rin. Hindi pa iba siya sabi. Tapos nung malapit niya malunok, pinakita. Ay, yung nalunok na, pinakita. Galing sa paa. Pag ginawa yung sa akin, sasapakit ko kayo. Hindi, may isasapat ako matatawag. Hindi. Pag ginawa yung sa akin, tabi na, pagkaka-block ay kayo. Hindi mo nakalala. Ako nalunok pa ako, pero tumata ako. Oh my god. Para hindi ako na-acknowledge ko yung prank. Oh, inis ka pa rin. Nalunok yung ano gagawin sa akin. Yung dito yung... Pinakita niya, diba? Inangat niya yung paano na ano. So, cannibal na yung kumain ng kalyo. Hindi niya nilunok eh. Nilunok na. Hindi niya nilunok. Parang nilunok. Sinuka niya. Tigas nga kasi. Kainom nga na. Sa pandali pa. Ay, wala. Ano? Na, ano? O baka makulong eh. Si Shira ba? Makukulong ba?
Ay, ako pala. Okay. Bumalik tayo kay Shaira. Sino ba si Shaira? Galing. Yun ba yung babae na minsan nakakasal? Galing na mag-transition ang topic dyan. Baga wala entrada ka. Shaira nga pala. Nag-alibay si Shaira nga pala. Nag-alibay si Shaira nga pala. Parang yung intro na yun kaya doon. Akira to. Unpredictable. Ako ano, while from cannibal to music. Pakita mo nga siya. Natakpan mo ba siya? Sino? Si Shaira. Pakita ba? Dito ako pumunta. Yan. Ayan, nakikita rin naman siguro siya sa ano, background namin. Ayan, performed by Shaira. Yan. Yun ba yung kasama natin na babae minsan sa mga games? Si Tita Shaira. Ibang ano yan, ibang parte ng Pilipinas. So, speaking of legalities, yung sa entrada natin, no, Jed? Ayun nga, sinasabi mo na nalang Shaira. Pag sabi na ako kayo ng legality, bigla na, ay, nawala sa inyo. Nang nasingit ko kaya illegality oh. Kaya nasabi ko na biglang nando tayo ulit sa topic ng animal rights. Hindi ko na oh yan na sige na oh, bilang kay Shaira oh. Parang ano na sinabi dun sa kay Lenka na isa rin parang kilalang singer songwriter Australian doon na yung music daw niya ginagamit as a parody. Problema kung parody kasi sa YouTube ano yung parody? Magawa ka ng skit sa isang sa isang film, sa isang music, any form of ano, videos na may original ano siya. May original na pinanggalingan. Yeah, so parang okay natin sa YouTube kahit 10 million views ito kasi I'm sure may share dyan yung mismong music. Meron yan eh. Kasi madedetect yan yung system. Kailangan mo magandang system. Nung in-upload na niya pareho sa Apple Music, sa Spotify. Tapos isa pa, yung dating kasi niya is siya na lang ang kumikita nun. Kasi siguro hindi ganun kaganda yung parang copyright system ng Spotify. Kasi hinabol siya, hinabol siya ng label. Siyempre, hindi natin alam yung bilang mga ibang ano user ng platform. Makakapag-vouch lang ako sa YouTube since yung ating ano. So, siguro doon, napansin nila yung ka, wait lang, kapag-parody tayo, bakit minapload sa Spotify? Parang greed, medyo greedy. Kaya, kumbaga parang unak in lame nila na parody talaga. Hindi, sinabi nila sa mismo YouTube nila. Parody. Pero hindi nila sinabi saan ang galing yung music, ngayon lang na-update nila. Kumbaga parang kay sa team ni Lenka, inisip na, oh sige, gamitin mo lang yan. Parang ano yan, fair rights use na ano. Na, sige, parody mo o gawa ka ng ibang lyrics, pero... Fair right, kasi may hati sila. May hati pa rin yung may hati. Owner. Pero di ko naman in-expect na inaako niya talaga. Inaako mo, parang sa'yo yung original ang galing talaga yung ano, yung beat, yung ano, instrumental. Ayun, nagulat sila na nag-viral siya ng gano'n. Like 10 million views. Parang yung Chicken Joy, ginawa mo yung Chicken Cheer. Yung parang loophole sa ano, loophole sa copyright, you know? Well, either way, kaya may credit niya, hindi naman yung magka-count as a permission. Normal, na, kumbaga, kanya-kanya owner, may mga owner na binablock talaga yung mismong music. Pwede. Pero iba, sa kanilang bansa lang. Ano yan, sa napagdaano ko na lahat yan. So, parang ganun. Pwede yung, pinagkabuli yun ng ano, ng team ni Lenka. Kung gusto na nila. Naman na nila. Statement na si Lenka. Statement na si Lenka, pati sabi? Si... itong HS channel kasi yung may-ari. Studio. So parang sinabi na ipag-usap sa in-talk sa sila with doon sa team ni Lenka na nagkawin nila official cover yung Celos. Ayun na. Official cover na. Either they pay yung licenses, yung magkano, baka umabot ng million pa hundreds of thousands. Depende kasi, makikita kasi nila, may hingi naman ata nung label ni Lenka yung ilang plays sa Spotify, ilang plays sa ganyan. Depende kung, depende sa habol, sa galing ng Ryan yan, ang lawyer mo eh. Gano'ng kalaki pwede niya ihabol sa'yo sa mga na-play na ads. Kasi kumita siya dun. So, you need to pay dun sa mga nakaparinig na dyan. Ganon. Tapos moving forward, kung gusto ba nila i-continue or gusto ba i-continue ni Lenka na ano, i-play pa rin yung mga music ni Shaira? I think gusto naman na, pero babayaran mo. Babayaran mo. Kasi siyempre may kikita siya sa kanyang trabaho, sa kanyang art. Yun mismo. Mas ano talaga yun, mas matalio talaga yung AI ng YouTube kesa sa Facebook or sa Spotify. Pero YouTube ang ano, king sa ganyan eh. Kaya mas mahirap magpapayaran sa Twitch. Na YouTube. Sa Twitch naman kasi ano yun, parang di naman sa walang copyright, parang lilo lang sila sa copyright. Kasi nga, di ba, pwede ka mga mag-ano doon, mag-karaoke, pwede ka mag-play ng mga background music na copyright. Pero hindi lahat ah. I mean, ano lang, hindi lang sila ganun ka-strict sa Twitch. Hindi ganun ka-snap ito kasi may, Google yan eh. Magaling sila sa AI, magaling sila sa systems eh. Within seconds, malalaman nila kung copyrighted yung ginawa mo. Kailangan mo talaga sirain yung audio. Kaya nga, di ba, pinakinggan naman natin yung beat niya, at saka yung beat nung kay Lenka lang niya, parang konti lang yung binago. Pinakinggan beat lang tayo. Kasi itong DJ na nasa likod niya, siya yung
change nung tone para mag para mapunta siya under fair use, under transparent content. Kasi hindi naman siya original na to. Kaya ba malungkot yung mukha niya kasi alam niya mahuhuli siya. Someday nakakaya pa. Sulitin natin yung kahit ano pa ako sa mga comments sa kanya na eh, sumikat na naman yan kasi ano yun? Parang sabi ng isa na nagalit kay Lenka. Ano mo nang ka sumikat na dahil kay Shira? Parang mga tanga eh. Sino ulang sumikat si Lenka dahil sa kanya? Pasalamat na lang. Di ba pa, parang baliktad dapat? Parang may langgam na nagsasalit. Eh, sa Pilipinas. Mga walang alam sa laws eh. Ano may mga feeling experts sa mga kasi. Yun ang may masama eh. Kasi yung mga nagko-comment yun, nasa Pilipinas na naman. Hindi mo naman kung gano'ng kasikat sa Lenka, si Lenka sa bansa nila. 100 million si Lenka. At it been yung views yun? O, oh, ilang views na ito? 14 years ago. Ito, 10. O, oh, 10. Eh, yun, 100. Hindi yun ba siya? Yun na, 110 million 14 years ago. Isipin mo na lang, yung 110 million sa yun, ang hirap likumin na ng panahon ng YouTube bot. Super ngayon, na lahat masalala. Oo, oh, ngayon, madali na lang magkaroon ng million views eh. Yung sa kanta pala, hindi ko alam na siya kung matalo si Lega, yung, ngayon, sin, alin, 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 the 90s siya lumabas, alam mo? Ah, hindi, now early 2000s. Batang 90s wala. Kasi naisip ko kasi, di ba dati tayo, pinapalagin natin, wala namang music video eh. So alam mo lang siya sa panog. Oh, kasi, radio. Ito pala yung music video, music video pala to. Kasi siya dial up eh, di ba? Hindi naman kahit may data noon. Ay, naku. Oo. Tsaka siyempre, nakakapawag ka naman, nakakapanig ng mga kanta. Radyo, sa TV, at mga lumang comics. Ayun, di ba sikat na mga pakita ng music video mix at saka ano MTV di ba lumala naman lang yung mga top 10 top 10 or either mix yan or MTV lagi sa mix yan si Dicky Hill Robby Domingo at saka si ano Iya Belania ayun si Iya nga pala ayan ang tatlong yan na naging crush ko yun si Iya naging crush ko saka si Iya Nicky. Ano yung asawa niya? Ang pangalasawa niya? Si Drew? Drew Barrymore? Drew Barrymore naman po eh. Lesbian. LGBTQ+. Ano na lang, LGBTQ. Well, so, in talk sila dun sa label. So, hopefully, makuha nila sarili nilang cover at mabayaran nila yung kailangan nilang bayaran. Kasi I'm sure, ahabulin nila yung wala nang pakilam sila yung ganyan. Kung sino ka ba? Ang pakilang ko kung ginamit mo kung para sa ikat kami diyan. Yung team lang yung may habol kasi siyempre kita nga naman. I'm just si Lenga okay lang na ano ba yun sige gawin gamit pero yung mismong team na nag-aasya binabayaran sila for that kind of business eh. Siyempre, I'm sure si Miss Shira din hindi naman niya alam kung ano yung repercussions no? Kasi kumakanta lang naman siya kumbaga, yung HS dapat na nag-ayos siya yung ano eh kumbaga siya yung parang dyan siya yung talent siya yung singer siya yung voice kaya nga siya kinakatan nung mismong mga labels kasi okay. Dapat sila yung gumagawa ng mga ganun ng mga nag-research within a few hours days, eh. Pagkagising ni Shira, no? Shira, may problema tayo. Kinala mo ba si Lenka? Tapos si Shira, baka hindi niya alam, eh. Kaya, bakit ang problema? Kumanta lang naman ako. Di ba kayo nag-ano? Kayo nag-instrument? Kayo nag-lagay ng background music? Busunod lang ako sa lyrics. Kasi nakita dun na parang yung news article is parang tinanggala on all streaming platforms. Mas sinabi ni isang comment, bakit nasa YouTube pa? Kasi di nila alam. Sa YouTube nila kasi, may cut kasi sila yung karatya. So, di nila kailangan tanggalin. Kinita ng 10 million na yan, may cut sila dyan. Pwedeng 50, pwedeng 70%. Pero siya big deal. Pero nung tumimbre lang sa team nila, nung nalaman lang, may 100% na nakukuha si itong HS. Team niya. Sa ibang platforms. Spotify. Dami na kasi ngayon. Kaya tuloy nag-Leonardo DiCaprio. Tama ka na. Eh, pero yung quality ng song ni Shira, yung Silos. Okay na. Okay na siyang pangkanta sa Upbeat ka man. Alala ko din yung tunog ng ano, yung mga titong umiinom. yung beat, yung bop. Pwede mong patugtugin niya sa mga sa J papuntang antipuno. pero dayang-dayang pa rin, OG. Pucha, solid. Dayang-dayang. Dayang-dayang. Dito ko, dami-dami pa rin. Ano? Ay, maraming salamat. Maraming salamat guys. Tuloy-tuloy lang rin naman ang podcast. Paano mo sabi?
Siyempre, ako na mag-i-intro sa susunod. Oh, siyempre, i-bookmark nyo na agad to bago kasi next year na ulit yung podcast. Next year na. Hindi, parte na yung premium kasi maraming mga niluluto pa. Niluluto. Kahit mga overcooked na. Uli, hindi aso, ha? Hindi aso. Hindi aso ang niluluto namin. Okay. Ano lang kami? Okay. Mga ngaso kami ng magandang konti. Oh, yeah. Okay, nice. Oh, yeah. Stay one. Ang bago pa lang. Maganda-maganda ng ano yung ending. Speaking of, sige. So maraming salamat guys sa panonood and sa pagsuporta pa rin. And hintayin nyo lang yung mga aming gagawin. Gagawin. And susunod na pagkikita natin, sabi nga ni Goku, ni San Goku, ayan, kayong mawawala. Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam! Pamilya Premium!